Ayun guys, welcome back sa aming YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Arjaga, ang inyong higala. So guys, for today's video ay andito ako sa aking ampalayahan. Sa garden guys, yung gagawin natin ay mag-harvest po tayo ng ampalaya guys, kasi marami na siyang bunga na kailangan na natin kunin. So ayan guys, let's go. So ayan guys, papakita ko muna sa inyo ang tsura ng aming ampalayahan nung hindi ko pa tinatanggal yung mga bunga. So ayan guys, marami pong nakakumbabit. Ano bang Tagalog sa nakabukumbabit? Nakasabit o naka ano, ayan, mga bunga. So maraming bunga guys. May mga malalaki at meron ding mga maliliit. So ganun. Akala namin guys, hindi po siya makapamunga ng ganyan karami kasi tatlong puno lang po ito guys. So hindi namin expect nga ganun kadami ang makuha naming bunga. So pangalawang harvest na namin to guys. So hindi ko pinakita sa inyo yung una, ngayon lang. So ayan guys, samahan nyo akong mag-harvest sa ating ampalayahan. So daming bunga, thank you Lord. So ayan guys, mag-umpisa na po tayong manguha ng mga bunga sa ating ampalaya. So ayan, let's go. Guys, ito yung nakuha ko. Ayan. Meron pa doon guys. Kunin pa natin. Kuha natin ang palaya. Ayan. Marami siya guys. So, lutuin ito. Isa. Ay, hulog. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Ayan guys. Pitong ang palaya ang harvest natin. So, kahapon guys, nag-harvest din ako ng okra. So, ayan. Ipapakita ko din sa inyo yung nakuha kong okra kahapon. Ayan. Ipa-flash ko dyan guys ang nakuha kong okra kahapon. Ayan, ganun. Ito guys. So let's go. Ayan guys. Parang nasira yung mga dahon. Pero marami siyang bunga. Ayan. Ayan. So, mangunguha tayo ng okra, let's go! Thank you.
So ayan guys, dahil tapos na tayong mag-harvest ng ating mga gulay, ayan. So ngayon guys, ay proceed na tayo sa ating pagluluto, ayan, ganun. So syempre guys, yung kinuha natin ay yung paliya, ay ang palaya in Tagalog. Ayan, lulutuin na po natin siya, but before ang lahat, ayan, kailangan muna nating tanggalan ng buto sa ilalim. So sa kadalasan guys, yung mga kinukuha na ang palaya, lalo na pag bininta sa palingki, is yung mga matatanda na yung mga buto nila is matitigas. Ito yung kinuha natin is bata pa guys, kaya malambot pa yung buto niya. So ayan, mas masarap ito kasi batang bata. So ayan, ganun. So guys, nakakatikim na ba kayo ng ampalaya na hindi mapait? So syempre guys, hindi pa, kasi wala namang ampalaya na hindi mapait. Likas na po sa ampalaya na mapait siya. Kapag nakatikim ka ng ampalaya na hindi mapait, hindi po yun ampalaya, ganun. So guys, yung mga tips natin dyan, mga remedies or mga kahit ano-ano mga ginagawa na para mawala yung pait, hindi po siya nawawala, parang naiibsan lang or nabawasan ang kanyang pait, ganyan, nabawasan lang ng konti pero hindi talaga totally na tatanggal. So wala pong ampalaya na hindi mapait. Gaya ng buhay, walang buhay na hindi mapait, kasi kapag ang buhay natin ay hindi tayo nakaranas ng pait at problema, hindi po yan matatawag na buhay at hindi po tayo magiging strong kapag hindi natin maranasan ang mga pait ng ating mga buhay, ganun. Ayan. So yung mga pait guys, pampastrong lang natin yan para maging matatag tayo sa mga pagsubok, charot. Ayan na naman tayo dyan. So ayan, continue tayo guys sa ating pagluluto syempre. So ayan guys, gaya ng mga tips ko sa dati ay yung mga nakaraang mga video ko na kapag nagluto kayo ng ampalaya, syempre manipis yung pagka-slice. Ayan, ganun. Isa yan sa mga tips para mabawasan ang pait ng ampalaya. Hindi po mawawala, mababawasan lang po siya. So ayan. So ngayon, ayan, nag-ready na ako ng itlog para pansahog natin. Tsaka ngayon guys, yung ano, dati anong last na video ko, ang kamatis ay isa sa mga nakakabawas ng pait. Pero sa ngayon guys, wala po tayong kamatis. Kaya sad to say, ang sahog natin guys ay ito lang, garlic at sibuyas. Wala po tayong kamatis kasi nakalimutan kong bumili. At saka malayo din yung anuhan namin, bilihan namin guys. Kaya tis-tis na lang tayo. Pero sanay naman kami sa pait ng buhay, charing. So ayan guys, kumakain naman yung anak ko guys kahit walang ano, kamatis. Yung kamatis talaga guys, the best na pang sahog ng ano, ampalaya. So ayan, ngayon nilagyan ko na ng ano, asin. Syempre ganyan, pigaan natin ng asin guys para mabawasan naman ang pait. So ayan, ganun. So ayan guys, ngayon hugasan na natin, ay pinagaan na natin, tapos hugasan ng tubig. Ganun yan guys, nakikita nyo naman sa mga last video ko na yung pagluluto ko ng ampalaya. Ganun pa rin guys. So medyo marami itong ampalaya natin ngayon guys, kaya todo ang kainan hanggang bukas pa ng umaga ito guys. Kasi hapon na ngayon, hanggang bukas pa to umagahan, meron pa tayong mauulam. Ayan guys, so let's continue sa ating recipe for today, ang ampalaya. Fresh na fresh, mas maganda talaga guys kapag may tanim ka sa paligid, kahit anong tanim, kasi nakakain ka ng mga priskong gulay, priskong prisko, at hindi pa nagalagyan ng spray yung mga ano dyan na mga pang spray na nakakatanggal ng mga ano, mga kulisap or mga ano, mga ganyan, diba guys, yung mga paninda ng mga ano gulay, ini-sprayhan nila yan, pero ito wala. Ayan, talagang malinis ito guys, walang halong ganyan ganyan, charing. So ayan guys, let's continue sa ating pagluluto. Hindi ko na on ang camera. Ayan, nagagay ko na ang sibuyas at garlic. Isunod natin ang ampalaya. Pag brown brown na yung garlic natin, ayan, ganun. Ayan. Ay, hindi ko na on pa rin. Ibatasan. Ayan, nalagay rin natin ang ampalaya.
Ayan, pagpasensyahan nyo na guys, hindi ko naman na-on yung camera. Akala ko nakauna, nailagay ko na ang ating ampalaya. Sobrang hirap guys kapag nagluluto ka at nagbibideo. Pinapagalitan na nga ako ng asawa ko kasi yung pagluluto ko daw, hindi na inasa ayos kasi nagbibideo ako. Ayan, palagi akong napagalitan kapag nagluto ako at nagbideo. Para daw akong timang, ano ba yan? Ganun, gagalit talaga yung asawa ko guys. Kasi wala na daw sa ano, wala na sa lugar yung pagbibideo ko. Kahit ano na lang daw binibideo ko, kulang na lang daw, binibideo ko yung pagtatae ko. Ganun sa asawa ko guys, ayan. Pagpasensyahan nyo na guys, kasi yung kusina namin talagang madilim siya guys, kasi walang ilaw. Ang ilaw lang po ng bahay namin ay tatlo, dito sa sala, sa ano, labas, at saka sa ano, baboy, babuyan, yung pigiri namin, yun lang yung may ilaw namin. Tsaka dito sa kusina at saka sala, iisa lang. Kaya medyo madilim siya kasi yung ano namin, lutuan, talagang hindi po natatamaan ng maayos ng ilaw. Kaya ganun. Pero nakikita naman siya namin guys, kapag ano lang, kamera, ang hirap. Kaya may gamit akong ayan, may gamit akong flashlight. So ngayon, baka hindi na tayo mahihirapan kasi meron na tayong ano, tripod, eye stick na may ilaw. Pero hindi ko pa siya ginamit guys kasi parang ano, natatakot ako kasi kasi mainit, di ba? Mainit dito sa kusina. Kaya ayan, ganun. Hanggang dito na lang guys. And that's all for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Bye-bye guys. God bless everyone.